Department, Department of Education at ang pamumunuan ng condom ni dating Nagsekretary Esperanza Cabral. Pero ang mga kabataan sa Holland sa unang linggo sa pwesto ni Pangulong Noynoy Aquino, pinayuhang ituloy ang mga programa. May report si Louie Galicia. Oh, gumingay. Sa mga paaralan. Ganun sa kaliberal ang sistema ng edukasyon dito sa Holland. Pero dito sa Netherlands, hindi na makababa ang bilang ng teenage pregnancy at sexually transmitted diseases sa mga kabataan sa Europa. Kaya tayo ng mga kabataan Pinoy dito, maging bukas si Pangulong Aquino sa mga issue ukol sa kabataan sa Pilipinas. Una nilang tinukoy ang nakakalabang pagtaas ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas. Sana po na hindi niya po sana ipabawal ang condom sa mga bata kasi po dahil po sa condom napoprotektahan po ang mga kabataan na hindi magkaroon ng HIV. Ayon pa kay Torres, importante ang maagang sex education sa mga paaralan para maiwasan din ang teenage pregnancy. Tayo pa ng mga kabataan dito kay Pangulong Aquino, lakihan ng pondo ng edukasyon para maiangat ang pamantayan at kalidad ng pag-aaral. Halimbawa po, nag-umpisa po sa mga guro. May mga guro na parang nagkukulang sila sa bayad, parang nawawalan din sila ng motivasyon para galingan yung pagtuturo sa mga kabataan. Muna din nga yung lahat bigyan edukasyon eh. Pero sana po, bigyan po nila ng pansin yung mga kabataang wala pa edukasyon na magkaroon sila libangan para hindi sila mapunta sa drug addiction. Bilang mga responsabling Pinoy, kahit lumaki o pinanganak na dito sa Holland, tayo nila dapat isaalang-alang ng bagong gobyerno ang pagpapaunlad ng kinabukasan ng mga kabataan. Para sa Balitang Europe, Louie Galicia, Amsterdam, Netherlands. Sabi.